Good day mga Lods. So ngayon ang ating tatalakayin sa video nating ito ay itong mga extracurricular activities ni Calvin Abueva sa Game 2 ng PBE Commissioner's Cup Finals sa pagitan ng Magnolia Chicken Templados versus San Miguel Vermin. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat mga Lods. So dito nga mga Lods sa ikalawang bakbakan ng Magnolia Chicken Templados at San Miguel Vermin ay inaasahan nga natin na magiging physical nga ang laban dito dahil lamang na nga dito ang San Miguel Vermin. So lahat nga ng mga antics nitong si Calvin Abueva maging itong si Jericho Cruz ay nangyayari na nga dito sa loob ng court. Nandun yung tulakan at gulangan sa isa't isa. Kaya ito nga mga Lods ay expected nga natin na magiging physical nga ang laban ito, lalong-lalo na dito sa Magnolia Chicken Templados na ayaw nga nilang mabaon dito sa 2-0 na kalamangan dahil naunahan na nga sila sa game 1 nitong San Miguel Vermin. Ngunit kitang-kita nga natin dito ang mainit na shooting ng Vermin na tila ba hindi umuubra itong depensa ng Magnolia Chicken Templados dito sa mga player ng Vermin dahil dito nga itong si Benny Botright, si Junmar Fajardo, itong si CJ Perez ay namimiss na nga sa kanila. At napapailing na nga lang itong si Coach Chito Victolero sa kanyang napapanood na sa kanyang team. Dahil kahit anong gawin nila dito ay hindi nila mapigilan. Lalong-lalo na yung mga outside shooting nitong San Miguel Vermin. At dito nga nag-umpisa ng mag-angas itong si Jericho Cruz ng San Miguel Vermin. At ginagantihan naman niya itong si Calvin Abueva, na si Calvin Abueva ay nadali din niya itong si Coach George Galland. At itong si Coach George Galland din ay natawagan nga sila dito ng technical foul at dahil sa palitan ng maanghang na salita dito sa laban niya, kung saan itong San Miguel Vermin ay nanalo nga sa score na 109-85 at lamang na sila sa series na ito 2-0. Kaya itong si Calvin Abueva hanggang sa paglabas nga ng court ay dadala pa rin ang init ng ulo, kung saan pati nga itong asawa ni Mutaw Tua ay kanyang pinagdiskitahan. At ayon nga dito sa report ng spin.ph ni Ruben Tirado, Calvin Abueva dares Mutaw Tua to fight as wives during post-game altercation. So ayon dyan sa report nga ni Sir Ruben Tirado, itong asawa ni Mutaw Tua ay yun dito sa kanyang Twitter account na ipinos nga niya kung ano yung pangyayari kung bakit siya nasangkot nga dito itong si Aida Tautua. So in fairness nga naman dito kay Calvin Abueva, ayon nga dito sa post ng asawa ni Mo Tautua na si Aida Tautua, "To sit the record straight, Calvin did not physically attack me. Naglalakad ako at nadaanan ko siya papunta sa banyo. Ngumisi siya sa akin at tumango ng kanyang ulo taas baba at saka tumawa, kaya sabi ko, anong problema mo? At tuloy lang ako sa paglalakad at sinundan niya ako at humarap mismo siya sa malapit sa aking mukha." So yun ang sinasabi nga nitong si Aida Tautua. At ayon naman dito sa paliwanag naman nitong si Calvin Abueva, sabi niya, "Bakit dumaan siya dito? Hinihintay ko anak ko." And then sabi niya, "What the are you smiling? Sino siya para ismile ko siya?" Sabi nga ni Calvin Abueva, "Bakit niya ako ginaganon? Hinihintay ko asawa ko tapos gaganon niya ako si Abueva." So sa tingin ko dito nga mga Lods, parang na-misinterpret lang siguro talaga ito. Wala naman sigurong masama itong sinasabi ni yung pagngisi nitong o pagtawa nitong si Calvin Abueva sa asawa ni Mutaw Tua. At ngayon nga itong PBA ay naghahanap pa nga ng mga ebidensya bago nga magbigay ng karampatang parusa sa magkabilang banig. At ayon nga dito kay Commissioner Willie Marshall, "Gather muna kami ng mga additional evidence at mga taong nandun para malaman talaga kung anong tunay na nangyari bago nga sila magbigay dito ng conclusion at saka mga recommendation." So ayon yan sa report ni Sir Jerry Ramos ng spin.ph. So dito nga mga Lods ay wala tayong masasabi talaga dito kung ano ba talaga yung totoong nangyari dito. Kumbaga sa nakikibalita lang tayo dito nga mga Lods, wala tayo doon sa point na nandun tayo sa pangyayari. Kaya hindi natin masabi kung sino nga talaga ang nagsasabi ng totoo dito o ano ba talaga ang punot dulo nito.
Pero isa lang ang masasabi natin dito mga Lods, ang Picon ay laging talo. So ganito talaga ang laban, mainit talaga ang labanan lalo finals na. Kaya kailangan talaga dito, mahaba ang pasensya mo dito, lalong-lalo na professional basketball player kayo, lalo itong si Calvin Abeba, mayroon na itong mga records na ganun ang kanyang mga ginagawa. So dapat itong si Calvin Abeba medyo makontrol na nga niya at maging professional na nga itong si Calvin Abeba. Anyway, professional naman talaga ito si Calvin Abeba. At ayon nga dito sa report ng Tiebreaker Times, George Galen nonchalant about Calvin Abeba taon sa kanya. So dito, hindi na nga niyang pinansin ni Coach George Galen. So maganda nga yung ginawa ni Coach George Galen. Inignore na nga lang niya itong kanyang pang-aasar ni Calvin Abeba. Alam naman natin, in 1998, George Galen lost his right eye due to a motorcycle mishap. So nagkaroon ng aksidente nga, na-aksidente itong si Coach George Galen. At dahil dito nga, ang mga Lords ay nagagalit nga dito kay Calvin Abeba. Itong PWD community, itong mga netizens, so mayroon na silang mga komento regarding dito sa ginawa nga nitong si Calvin Abeba na directly nakakainsulto nga sa PWD community sa ginawa nga niya dito kay Coach George Galen. Sabi pa nga ni Coach George Galen, bulag daw ako, sabi ni Calvin Abeba. It's okay, that's fine, it's I'm blind anyway, sabi ni Coach George Galen. So sa kanya, kay Coach George Galen, okay lang sa kanya yon, tinanggap na niya yon kasi bulag nga naman daw siya. Pero anyway, sa pamilya nga nitong si Coach George Galen, itong PWD community ay hindi nga katanggap-tanggap ang naging asal ni Calvin Abeba. Ayon naman dito kay Terence Romeo, ang dating ka-teammate ni Calvin Abeba sa Gilas, Pilipinas, nagbigay din ng komento dito si Terence Romeo. So si Terence Romeo, kalaban niya dito sa San Miguel Vermin. Sabi nga Terence Romeo, wala akong kinakampihan pero may point naman talaga yung side nila kay Calvin Abeba. Nasa loob lang ng court yung pisikalan at mga yabangan na yan. Pagkatapos ng laro, dapat iwanan na yung mga nangyari sa loob ng court, diba? Trabaho lang, walang personalan. So anyway, may point naman din yung sinasabi nitong sa si Terence Romeo dito sa dati niyang kakampi sa Gilas, Pilipinas. But mayroon pa rin problema din na nakikita dito dahil hindi nga rin ito nagugustuhan ng ibang mga tao, lalong-lalo na itong nasa PWD community dahil below the belt na nga daw itong naging asal ni Calvin Abeba dyan sa laro sa Game 2 ng PBA Finals sa laban ng pagitan ng San Miguel Vermin at saka itong Magnolia Chicken Templados. So direct insult nga daw ang ginawa nitong si Calvin Abeba dito kay Coach George Galen. So ito yung pinaglalaban ngayon ng PWD community. Kaya sila nagagalit dito kay Calvin Abeba. So para naman sa atin nga mga Lords, talo nga talaga ang Picon dito sa laban ito, lalong-lalo na nasa finals na nga. Kaya antabayanan natin para sa Game 3 kung ganito pa rin mga Lords ang mangyayari sa labanan ng dalawang kupunang ito. Maraming salamat. God bless you all.